Good day, Grade 7 learners. Today we are going to discuss the contents of Homeroom Guidance Quarter 3, Module 10, entitled The Future Me. The objectives at the end of this module or session, you are expected to: number 1, identify one's abilities relevant to the desired future career. Number 2, recognize the connection of career in responding to the needs of the society. And number 3, create a personal mission statement outlining one's career's goals. Okay, for the period, we have week 5 to 7 of the third quarter. So you are given 3 weeks to study and answer this module, or we have 180 minutes for the suggested total time allotment. That means 60 minutes per week, or this is allotted time to answer the activities in this module. So the materials needed, we have sheets of paper or bond papers, you have pen or pencil or any coloring materials. So for the introduction, we have begin with the end in mind. So this is one of the habits that highly effective people should develop, according to a book written by a famous inspirational author, Stephen Covey. This means that you should have a clear understanding about what you want to do in the future. The task of choosing a career can be quite overwhelming for you, but it's very important to start preparing for it. You should know where you are going so that you can better understand where you are now, and so that the steps you take are always in the right direction. This module will guide you in your career preparation and discovering your abilities needed for your desired career in the future. So grade 7 pa lang kayo, pero bakit career na ang pinag-uusapan natin? Bakit kailangan paghandaan? Bakit kailangan pag-isipan? Tutulungan tayo ng lesson na to upang masagot ang mga katanungan ito tungkol sa pagpili ng inyong career. So, samahan niyo po ako. So, let's try this. So, suggested time allotment is 25 minutes. So, ang title ng inyong activity ay My Abilities. So, directions. The most important step in career preparation is knowing yourself. You should be aware of your abilities and be able to plan how you will develop and enhance them. Okay, so dito sa let's try this, aalamin ninyo ang inyong abilidad o kakayahan at talento. So, for number 1, list down the abilities you possess. So we have talent, skill, or expertise that you possess. You can also seek help from family members by asking them, what have you observed from you are? So dito, kinakailangang ilista, itala, o isulat lahat ng sa tingin ninyo o sa alam ninyo na inyong kakayahan, talento, at kung saan kayo magaling o sanay. Makakatulong din na magtanong sa inyong mga magulang o mga kapatid na kasama ninyo sa inyong tahanan. Alam natin na mas higit nila kayong kilala kaysa sa nalalaman ninyo. So, and then sa number 2, copy and complete the table in a sheet of paper, then answer the processing questions. So, sa number 2 ay may table form na nakahanda para sa inyo nilista. At ito nga po iyon. Sa unang column, we have the abilities I possess. So, consider dyan ang talent, ang skill, or expertise. So, ito ay mga nilista mo na sa tingin mo o sa pagkakaalam mo, yun ang iyong abilidad, yun ang iyong kakayahan at talento. In the second column, we have the abilities I possess. So, as observed by my family members. So, kinakailangan talaga na hindi lang ikaw ang magsasagot nito, kundi
kasama ang miyembro ng iyong pamilya. Pwede kang magtanong sa kanila kung ano yung naobserbahan nila sa iyo na sa tingin nila at nakikita nila, naobserbahan nila na yun ang iyong talento o kaya naman ay iyong kakayahan. Tandaan lamang na kapag sumasagot tayo ayon sa hinihingi ng mga activities, ay walang maling sagot sa mga activities sa homeroom guidance. Ulitin ko po, walang maling sagot sa ating activities na sinagutan kapag sumagot naman tayo ng buong katapatan. Okay, bilang pagpapatuloy sa let's try this, ito yung processing questions. Number one, what did you observe about yourself while completing the activity? So, pagkatapos po na yung table form, sagutin yung processing question sa number one, ano nga ba ang iyong nadiskubre o nalaman tungkol sa iyong sarili habang ginagawa mo ang activity na to? Sa number two, how do you compare the abilities that you personally identified from the observation of your family members? So, paano mo ngayon ihahambing ang iyong sagot sa sagot ng iyong kapamilya patungkol sa iyong mga abilidad? Magkapareho lang ba yung pagkakakilala mo sa iyong sarili at pareho lang din ba sa pagkakakilala nila sa iyo, sa kanila mga nakikita sa iyo? And then number three, how will you enhance these abilities in order to achieve your desired career in the future? Paano mo nga ba or paano mo ngayon mapapaunlad ang iyong mga abilidad o kakayahan at talento para sa pagkamit mo ng iyong gustong karera o trabaho o profession sa hinaharap? Okay, proceed naman tayo dito sa let's explore this. So, ang suggested time allotment is 35 minutes. So, ang title ay Abilities Matching. So, the directions, your abilities should be relevant to your chosen career. So, this activity will help you in determining the abilities necessary for the fulfillment of your future goal. Dapat ang iyong mga abilidad o kakayahan ay naaayon sa gusto mong karera na tatahakin. So, for number one, in the first column, write your desired career, followed by the abilities needed in this field on the next column. You may do a research or ask the help of your family members. So, sa number one, isulat mo ang iyong gustong career. Kasunod nito yung abilidad o yung kakayahan na kinakailangan. Maaaring sumangguni sa mga membro ng inyong pamilya. Pwede ka rin mag-research. And then sa number two, referring from your answers in the previous activity, list down your abilities that are relevant to your desired career in the last column. So sa number two, gagamitin ninyo yung inyong isinagot sa unang activity kung saan itinala ninyo o inilista ninyo yung mga inyong kakayahan, talento, at abilidad. Bilang pagpapatuloy sa activity, okay, so punan ninyo yung table form na ito. So ito na yung table form na dinidiscuss kanina. So yung first column ay my desired career. Ano ba yung gusto mong career? And then sa second column, need abilities for the career. Needed abilities for the career. Ano ba yung mga kailangang kakayahan para sa career na iyong napili? And then sa pangatlo, my abilities relevant to my chosen career. Ano nga ba yung kinakailangang kakayahan dun sa napili mong career? So may pagkakaiba po yung pangalawa at saka yung pangatlo na column. Dun sa pangalawa, yun yung abilities na kailangan, and then dun sa pangatlo naman ay yung mga abilities na naayon dun sa chosen career na or dun sa pinili mong career. Sa processing questions, number one, what did you realize while doing the activity? Ano nga ba yung iyong na-realize o
natutunan, nalaman, napagtanto habang ginagawa ang activity na to sa module ng homeroom guidance. Number 2, why is it important to know your abilities and match it with your desired career? So, bakit mahalagang malaman ninyo ang inyong mga kakayahan o abilidad at iakma ito sa inyong nagugustuhang karera? O sa inaasahan natin na inaasam o pinapangarap ninyong profesyon o trabaho? And then for number 3, how will you develop the needed abilities for your chosen career? Paano mo mapapaunlad ang mga kinakailangang kakayahan o abilidad sa iyong napiling career? Okay, let us proceed now to keep in mind. Ano ba yung dapat nating alalahanin lagi? So, suggested time allotment here is 20 minutes. So, this is discussion. So, we have ability is defined as in many ways like it, the power to do things well, which includes knowledge and skills, and individual's capacity to perform different tasks, and the mental or physical power or skill needed to do something. Ability also means a special talent and skills of a person. So, lahat tayo meron yan. Meron tayong abilidad o kakayahan. So, ibig sabihin, lahat tayo ay merong special talent at saka skills. So, there are two general types of ability. So, first one is intellectual abilities that require doing mental activities like critical thinking. And the second one is physical abilities. So, that require doing the task which demands stamina, endurance, agility, strength, and similar characteristics. So, uulitin ko, may dalawang uri ng kakayahan. Yan yung intellectual na kakayahan. Involved dito yung pag-iisip, kakayahan sa pag-iisip, or we have the critical thinking. At saka, yung pangalawa ay yung physical na kakayahan. Dito naman, kinakailangan ng lakas. Okay, knowing that we have a particular ability is not enough. We must improve our ability by practicing and be a person that has the open mind to learn new things. At this point of time, you need to discover the ability that you have to match the future career and practice and be open to new ideas and learn from experts. So, gaya ng lagi nating naririnig sa iba, practice makes perfect. Hindi dahil sa alam na natin ang ating kakayahan ay tama na, bagkus dapat natin itong paunlarin at gamitin sa tamang paraan. Dapat ito ay naayon sa ating gawa at desisyon sa buhay. Okay, different types of ability are needed in different careers. So, here are some examples of abilities needed in a career. So, meron tayong dalawang column. The first column is about career and the second column, it's all about abilities needed. Ano ba yung mga kakayahan na kinakailangan? So, for example, ikaw ay isang police officer. So, ang abilities na kailangan mo dito ay open-mindedness, flexible, firm, at saka mature. Kung halimbawa naman ikaw ay isang teacher, so the abilities needed here is adaptable, team worker, risk taker. Bakit kaya kinakailangan maging risk taker kapag ikaw ay isang teacher? And then next, for number 3 row, we have the doctor. Kung ikaw naman ay isang doctor, kinakailangan ikaw ay problem solver. O kaya naman ay good decision maker. So, yung mga abilities needed na ibinigay ay halimbawa lamang at mas marami pa dyan ang kinakailangang abilities o kakayahan na tinataglay ng isang bilang police officer, bilang isang teacher, o kaya naman doktor. At marami pang career na pwede rin pagpilian. So, keep in mind, a better understanding of the abilities that you have and matching it to the career that you want to pursue will prepare you to the career of your
dream. Kaya kinakailangan talaga na pagtuunan natin ng pansin ang pagsuri sa ating mga kakayahan dahil ito ang daan sa matagumpay na pagtamo sa iyong karera sa hinaharap. Okay, the key major characteristics of major careers are having the number one, right attitude to be able to do what is expected. So, una dito ay right attitude. Next, a disciplined person follow rules and regulations. So, pangalawa dito ay ang disiplina o madisiplinang tao. Pangatlo, a good listener always listen with understanding. So, dapat ikaw ay good listener. Number four, a positive person see life in general as something to do or to look forward. So, yung pang-apat natin, positive person, hindi ibig sabihin na positive ka sa COVID, kundi positive sa pananaw sa buhay. So, yung mga negativities natin dapat ay tanggalin. Number five, a person who knows his or her abilities. So, kinakailangan alam natin ng ating mga kakayahan. Inaalam natin, sinusuri natin ang ating sarili. Number six, a persistent person who do not give up easily. So, dapat ikaw ay hindi madaling sumuko. Dapat ikaw ay matatag na tao. So, all career choices have different contribution not only to himself but also to his society like a doctor. His or her contribution to the society is to ensure that all people are healthy. A teacher's contribution to the society is to help the student learn and achieve his or her goal. So, sa ngayon, or sana sa ngayon, napapaisip na rin tayo kung ano yung gusto natin na career. Na kung saan meron tayong contribution sa ating komunidad, sa ating pamayanan, o sa ating bansa gamit ang ating kakayahan o abilidad. So, dapat ang ating career na pinipili o mapipili o napili ay dapat ay naaayon sa kung ano yung maiko-contribute niya, maitutulong niya sa ating pamayanan, komunidad, o sa ating bansa. Okay, next, you can do it. So, we have here the title is Making Connections. So, suggested time allotment here is 25 minutes. Okay, so for number one, write down your chosen career. Then list down other four careers that you are also interested to. So, isusulat mo ngayon yung napili mo ng career. Pagkatapos ay magtala ka pa or maglista ka pa ng apat pang career na gusto mo. And then for number two, identify the importance of these careers by listing down their contributions to the society. So, sa number two naman, isulat mo yung kahalagahan ng mga career na to sa ating komunidad. Ano nga ba yung mga contributions nito sa society? Meron nga ba? And then, doon mo siguro irarank kung alin yung pinaka doon sa apat o limang careers na iyong napili. So, bilang pagpapatuloy, so halimbawa dito ay sa table form siya. Naka-table form. So, for example, sa industry, the first column, second column is careers, and the third column will be contribution to society. So, ang binigay na halimbawa dito sa industriya naman ng school. So, halimbawa sa school, gusto mong maging isang guidance counselor. Ano nga ba ang maitutulong ng isang guidance counselor sa society natin? So, ang sagot dito, helps students in their academic goals, social, personal, and career development. Ngayon, punan ninyo yung table form na to sa paglalagay ng inyong careers at contribution to society sa industry ng hospital, shopping mall, hotel, office, at saka factory.
Next, what I have learned. So suggested time allotment here is 50 minutes. Dito sa what I have learned, ang title ng inyong activity ay personal mission statement. So going creative sa pagsagot at sa gagamiting sagutang papel o band paper, pwedeng magdagdag din ng designs na angkop sa inyong output. Sa inyong sagutang papel o band paper, isusulat ninyo ang inyong mga preparation na gagawin ninyo para sa inyong career. So you are going to write your personal mission statement focusing on career preparation or planning that will help you know your priorities and how you are going to live your life. Okay, so sa inyong plano o paghahanda, dapat isaalang-alang pa rin ninyo yung mga priorities sa buhay at kung paano nyo matutupad ang inyong mga ginawang paghahanda. Okay, we have share your thoughts and feelings. So suggested time allotment here is 25 minutes. So directions, as a reflection, answer the questions below. So merong tatlo. So the number one, things that I have learned in the module. So ano-ano nga ba ang iyong natutunan sa module na to? Sa Homeroom Guidance, Quarter 3, Module 10. Number 2, questions I still have about my chosen career. Ano-ano mga katanungan pa ba ang nasa iyong isipan tungkol sa pagpili mo ng iyong karera? May bumabagabag pa rin ba sa iyong mga katanungan na hindi pa nasasagot tungkol sa pagpili ng iyong profesyon? And then number 3, challenge I face in choosing a career. So ano-ano nga bang mga pagsubok ang iyong hinarap sa pagpili ng iyong karera? Nahirapan ka ba? Ang pagbabahagi mo ng iyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pagsagot sa tatlong katanungan ay magbibigay sa iyo ng kaliwanagan at pananaw sa iyong napili o pipiliing kurso, profesyon o karera. Okay, sana ang video na ito ay nakatulong sa iyo na higit na maunawaan ang Homeroom Guidance Module 10. At kung nagustuhan mo ang video ito, please click subscribe kung po pwede para updated ka sa mga susunod ko pang video. Please like, share, and follow na rin. Thank you. So that ends our discussion for today. Hit the notification bell para updated ka sa next videos ko about homeroom guidance at math lessons na rin. Thank you!